Happy Sunday. Andito kami sa cafe ngayon sa baba para maiba naman yung view ko kasi lagi lang ako sa bahay dahil sa aking pilay. So yeah, pilay pa rin si ate girl. Super sunny today. Kahapon parang cloudy, tas umaraw ulit. Ayan. Sa baba lang to ng apartment, yung nilakaran ko dati. So I'm just having ham and cheese toasty with almond mocha. What's your milkshake? Salty caramel milkshake. And bacon and eggs. Yes. Poached eggs. I'm hungry. Bring it on. Ayan, simot na. Inuubos ko na lang yung coffee ko. Maaraw na naman ulit. Kanina nung haba ko kumakain kami, cloudy. Ganda. Ganda ng sky. Medyo magapa din tong lift na Nico. Ayan, diba? Wala pa siyang contour. So, ginagawa ko, tinatanggal ko yung compression band. Tapos, kino-hold compress ko for 20 minutes once every morning tsaka every night. So, yeah, para mabawasan yung maga. Medyo okay-okay na siya. Pero may appointment pa rin ako sa ortho. Friday na, huling update ko dito sa vlog na to. Sunday yata, yung pinakaunang vlog. So, yeah, sobrang busy sa work and life. Yun, hindi ako nakapag-vlog masyado. So, nag-work ako dito. And sa bed ako nag-work kasi para rin ma-rest ko yung aking legs. Although, sa umaga, mga 2 to 3 hours, nakatayo pa rin ako mag-work para pumayat. So, hindi na masyadong magayong left knee ko, kaya medyo pinapractice ko na siya. Yung right knee ko naman, since lagi ko siyang ginagamit for my body weight, parang sumasakit na rin siya, kaya nilagyan ko siyang compression band. Ayun, so nilalagyan ko siyang compression band para sure, para maagapan kung anumang strain ang nararamdaman niya. Sa Tuesday, pupunta ako sa orthopedic surgeon para ma-assess. Sana i-refer niya lang ako sa physio. Worst case kasi kailangan ng surgery, pero sa nararamdaman kong progress sa aking tuhod, mukhang di naman kailangan ng surgery, so fingers crossed. So Wednesday next week, nag-book na rin ako ng physio. Hindi naman kasi kailangan ng referral para makapag claim ako sa insurance. Yeah, yun lang yung talagang earliest na mabubook ko. Tapos update nga pala sa claims sa insurance. So yung emergency fee ko ay nasa 565 initially. Tapos sinubmit ko siya for claims sa private health insurance. So, nagbayad sila ng half. So, half na lang yung babayaran ko. Inaantay ko na lang yung final invoice para sure or updated statement bago ko magbayad sa hospital. So far, check ko yung mailbox ngayon lang, lunchtime ko kasi. Wala pa yung updated invoice or kahit anong invoice for the emergency care. So, yeah, wait lang. Sobrang busy sa work and good news din kasi nabigyan ako ng panibagong role and nasa project team siya. So, aligned siya dun sa project management diploma na tinapos ko. So, which is a good thing. Pwede ako mag-submit ng expression of interest. Mag-a-apply ka for state nomination. In the future, pwede ako mag-apply ng skilled visa na 190 na PR. So, yeah, exciting. Medyo malabo siya nung una, nung iniisip ko pa lang. Kasi, bakit ka bibigyan ng project role kung wala kang experience? So, sobrang vouch ako nung boss ko ngayon na sobrang thankful din ako. And nagtiwala yung asset manager sa akin, yung mag-lead ng project na yun, malaking project. So, yeah, sobrang exciting. Kaya, alam mo yung anxiety levels na parang kaya ko ba to? Bakit nila ako pinili? Alam mo yun? So, yeah, exciting na nakakatakot. Although, yun din yung naramdaman ko nung nag-transition ako dun sa current role ko. So, ang mangyayari, kaya medyo busy-busy din, ay 50% ako dun sa current role ko and 50% dun sa next role ko kasi naghahanap pa sila ng kapalit ko. Kailangan din i-kick off yung project kasi for the whole year siya. So, kung tutuusin, 1 month delayed na siya kasi kaka-approve lang nung funding. Natanggap ko na rin yung MRI ko na invoice, which is nasa $400. So, sinubmit ko siya for claims muna sa private health insurance. Sana this week, may assessment na sila kung magkano yung kailan kong bayaran. So, yeah, update ko kayo kapag mayroon na. So far, kahit visitors cover lang yung aking insurance,
covered naman yung lahat ng mga Medicare benefits, yung parang PhilHealth nga nila dito. So, yeah, hindi rin naman pala nasasayang yung pagbabayad ko every fortnight nun. Kasi medyo mahal din. Yung cover ko kasi may extras like dental, optical, physio, ganyan. Nagbabayad ako ng $88 per fortnight or every 2 weeks. Tapos recently, naka-receive ako ng email na magiging $98 per fortnight na dahil daw sa COVID. So, parang, okay. Well, wala ka nang magagawa kasi parang health fund yun. Since marami talagang na-hospital dahil sa COVID and all that. Yeah. Kung napansin nyo, walang compression band yung aking left knee kasi tinanggal ko muna siya parang since kagabi. Kasi kumakati yung ilalim ng legs ko, parang ewan ko, siguro sa pawis ganyan, medyo umaarte din kasi yung balat ko. Summer kasi dito, kaya yun, kapag napawisan, alam mo yun, nag-ano agad. Eczema ata to eh. Parang ganun yung feeling. Sobrang kate tapos nag-ano siya, papantal. Kaya tinanggal ko muna para ma-ano siya, ma-relax. So, it's Friday night and gagawa tayo ng meat and cheese platter. Ito yung social naming cheese board. Diba, may sarili pa siyang karton. Ayan, yun ang gagamitin natin. And then, ito yung mga ipe-prepare ko. So, cabanossi. Ay, baliktad pala ito. Pero meron siyang salami. And then, mga iba pang meat. Prosciutto. And then, double cream brie. Then, ito masarap to, honey and pistachio. So, yeah, i-prepare ko lang yung mga meat and cheese and biscuits sa board. Sobrang daming meat. Kasi yan yung pinakamasarap din cheese and biscuits. Captain's table na biscuit. This and wine. And we'll watch The Sinner. Happy Friday! Hi girlfriends! So it's Sunday again. Wala nga masyadong ganap this week and busy sa work. Kaka-brunch lang namin ulit, like the last Sunday. Hindi ko na pinakita kasi yun lang din yung kinain ko. Ham and cheese toasty lang din. Magpapa-nails ako and lashes. Yan, mga bago kong addiction. And yung lashes ko medyo na. Hindi naman kalahati sa kuko pero malapit na. Malapit na magkalahati. Tapos yung iba chip na. Tapos yung lashes ko medyo kalbo na tong mata na to. And last na lashes ko parang before Christmas. So diba, tagal na. So, hindi naman ako lumalabas, kaya hindi ko siya masyadong ni-maintain. Pero baka end of next week, bumalik na ako sa office. So, nalalakad ko na yung left knee ko. Although may pressure pa rin, so hindi ko siya finforce masyado. Ginugol ko na makabalik sa office ng end of next week kasi nga may bagong role. So, parang mas okay na makipag-usap ng face-to-face dun sa bagong manager and mag-discuss ng mga kailangan gawin. So, yeah. Saka may mga meeting din, kaya parang mas gusto kong face-to-face. Kasi last time, kailan ba? Friday, nag-meeting kami. Ako lang yung nakaka-dial in. So, di ba? Parang nakakahiya. For this Valentine's weekend, nag-order ako ng seafood platter. So, gagawa ko ng seafood na sauce, na chili sauce. Yung mga ginagawa nila sa seafood boil. So, ayun, medyo exciting kasi first time ko mag-seafood boil. And tignan natin kung masarap kasi homemade. Tapos, ayun, fresh seafood to be delivered today. So, inaabangan ko rin siya. So, yeah, abangan nyo yung mukbang namin na seafood boil. Hi, girlfriends! Nakamask ako dito sa loob ng bahay kasi nag-spray ako ng easy off sa grills ng oven tsaka sa loob ng oven para matanggal yung mga nikit na mantika. So, ito yung mga grills. Ayan, yung mga puti-puti. Ayan yun, easy off. Lalagay ko yung screenshot. So, ano yan dito? Cleaning product ng mga ovens and stoves. So, ito yung oven. Inano ko na lang, inubos ko na lang kasi pangalawang beses ko na yung nagamit. O, diba? Dumegalore. Pero pag pinunasan ko yan, matatanggal na yung mga grease. Pero tingin ko, hindi siya makukuha ng isahan kasi medyo antagal na nung last na linis ko sa oven. Baka kailangan kong bumili na ng bagong can nung easy off kasi ubos na. Pwede dispose ko na yan. Pag dinispose siya, kailangan tanggalin mo yung nozzle. Tie off mo yung loob bago mo siya i-dispose kasi flammable siya. Kailangan mag-ingat. Kahit nga, pag sinispray mo siya, medyo matapang yung fume.
Kaya kailangan naka-mask, tsaka naka-gloves, naka-salamin. Tapos i-rinse mo yung oven. Nire-rinse ko siya ng parang may dishwashing liquid na water, tapos aming punas ng tubig and dishwashing liquid para safe. Full lashes are back and my nails are done as well. So ito yung color ko for both fingernails and toenails. So yeah, just simple and plain. Kukuskusin ko na yung mga grills ng oven tsaka yung oven kasi medyo matagal na siya nakababad. Kasi kailangan mo siya ibabad ng mga 30 minutes to 1 hour ata kapag hindi mainit yung oven. Tapos kung mainit, dapat 30 minutes lang. So yeah, kailangan ko na siyang... Nakakainis lang dito pag summer. Ang daming flies na kung ano-ano. So yeah, adulting Sunday. So this is what the grills look like now. Ayan, halos wala ng mga grease. Mayroon pang mga unti-unti, pero yeah, halos hindi mo na makita. So, that's good. And this is the oven now. So it's not perfect, but ang dami kong natanggal dyan sa side na yan. So medyo, ano pa ito, malala. Hindi ko kasi masyado na-sprayan. So ang na-sprayan ko nung easy off is yung base and then yung malapit sa fan. Ayan, at least nabawas-bawasan yung kanyang dumi. So, binanlawan ko na yan ng water with dishwashing liquid. Tapos ngayon, papatuyuin ko na siya unti and then pupunasan ko siya ulit para safe. So, that's it for this weekly vlog. Thanks for watching and I'll see you on the next video. Bye!